Tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trompeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga minamahal ko mga kapatid. Magandang umaga naman po, Father. Sa biyaya ng ating pong may kapal, muli tayo nagkatipon-tipon. Taglay ang matibay na pananalig sa Diyos. Ating ihain ang lahat ng ating mga intensyon, ating mga kahilingan. Umasa, maniwala tayo. Dinidinig ng Diyos ang lahat ng mga ito. Aba, maging kalugod-lugod ang ating paghahain. Isa't papagsisihan natin ating mga kasalanan. Aminin natin sa harapan ng Diyos at ang bawat isa at ang mga kasalanan. Kailangan natin ng awa, ang patawad ng Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating makasalanan, patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin, makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Pagkalami mauto sa aming mahalin, ang iyong mga pangako'y hangarin namin tanggapin. Ang sana mong pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumariyan, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos, ngunit hindi sa pamamagitan ng malalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Hesukristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot, at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, nababatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo poon, Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo poong Diyos. O ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo poong Diyos. Kasama ko sa tuwin ay yaong iyong kautusan, kaya ako'y dumurunong ng higit pa sa kaaway. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo poong Diyos. Lahat kong mga guro, ang unawa ko ay higit,
pagkat ang aral mo turo ang laman ng aking isip. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo poong Diyos. Ang taglay kong karunungay higit pa sa matatanda, pagkat ang iyong mga utos ay hindi ko sinisira. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo poong Diyos. Di ko gustong matutunan ng ugaling masasama. Ang hangad ko na masunod ay iyong sinalita. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo poong Diyos. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo poong Diyos. Alleluia, alleluia, wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon, sabagat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako pang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Pinalumbo niya ang kasulatan at matapos sa uli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo." Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita, "Hindi ba ito ang anak ni Jose?" tanong nila. Eh sinabi ni Jesus, "Walang pagsalang babanggitin niyo sa akin ang kawikang ito. Doktor, gamutin mo muna ang iyong sarili. Sasabihin din niyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalita naming ginawa mo sa Kapernaum." At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ano sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel ng kapanahunan ni Elias na hindi umulan sa loob ng 3 taon at kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel, noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol
na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa banghangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Giliw na kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Palakpakan natin ang mabuting balita ng Diyos. Bumalik si Jesus sa kanyang sariling bayan. At doon nga ay nagpunta siya sa sinagoga. Ang sinagoga po ay, kumbaga ngayon, ay ang chapel. Ang pinakasimbahan nila ay isa lang, yung kanilang templo sa Jerusalem. Kaya yun ay bahagi ng kanilang kaugalian sa kanilang pagsamba, panalangin, sinagoga, templo. At dahil tigalo nga siya at isang lalaki, siya ay may karapatan na bumasa, magpahayag ng banal na kasulatan. Sa mga lalaki po ito, nakaatas, ano po? Hindi po ubra ang babae. Meron po silang diskriminasyon ng panahon yon. Mga lalaki ang pwedeng bumasa ng kasulatan at magpaliwanag, magpahayag. Kaya nga sa pagkakataong ito, nung kanyang binasa at pinahayag kay Propeta Isaías, namangha silang lahat. Napakahusay, napakagaling. At siyempre, yung mga tao roon, marami sa kanila nakakakilala kay Jesus, ay nabanggit nila tuloy, hindi ba siya ang anak ni Jose? Sa iba pong ebanghelyo, ang sasabihin naman, anak siya ni Maria. E kilala nila, mga simpleng tao, hindi kabilang doon sa mga tinitingala ng panahong yon, na mga pariseo, mga eskriba, mga sanedrin, ayon. Simpleng karpintero ang kanyang ama. Ayan, nagtaka sila. Paano siya nakapagpapahayag ng ganito? Kasi siyempre, yung ayon sa kaugalian, minamana ng anak yung katalinuhan ng magulang. Pero si Jesus, ano mamanahin niya ay simpleng karpintero nga ang kanyang tatay-tatayan. At si Mama Mary, siyempre simpleng, ika nga, housewife lang, no? Kaya nagtaka sila, no? Pero believe sila, humanga sila. Pero nung pinapaliwanag na ni Jesus ang tungkol sa banal na kasulatan, nung tinatamaan na ang marami sa kanila, aba, nagalit. Parang napikon. Ha? Parang naisip nila, pinatatamaan kami dito. Ha? Ha? Kaya itinaboy siya doon pa naman sa may bangin. Ano? Sa buhay daw natin, may mga pagkakataon na gano'n. Hindi ba? Pagka tayo nakikinig ng banal na kasulatan, pag pinapahayag dito sa Misa, parang natutuwa tayo, pagka naunawaan natin, naliliwanagan. Pero pag tinatamaan na tayo, pag parabang tayo ang binabanggit, ay nagagalit tayo, ha? Alala ko tuloy nung dati na meron daw nagsimba, no? Na doon pa umupo sa unahan. Tuwa sila doon sa humiliya doon sa sermon ng pare. Pero nung binabanggit na ng pare, natamaan yung kanilang ginagawa kasalanan, aba't tumayo, sabi raw nung nagsisimba, Father, pinipersonal mo na kami. Ha? Pero sa totoo lang, wala po itong personalan. Ano? Yung pong sermon namin o humiliya,
Parang to whom it may concern. Ano? Parang bato-bato sa langit, ang tamaan na hiwag, magagalit. Wala po itong personalan. Hindi naman namin alam ang buhay ninyo. At siguro, hindi rin nyo alam ang buhay ko. Walang personal ito. Pero kung tinatamaan tayo, ito ay biyaya ng Diyos. Para bang ito ay wake-up call, ano? Yung bang kung merong nakaantig sa ating damdamin, sa banal na kasulatan, eh, nasa atin na yun. Para bang binibigyan tayo ngayon ng Diyos ng biyaya upang tayo ay magbukas ang ating mga mata at isipan ating puso, baka meron tayong dapat baguhin. Baka meron tayong dapat gawin na hindi pa natin nagagawa. Kaminsan, tayo raw mga Pilipino, mahilig sa bukas na lang. Ayun, yun yung ating manyana habit daw. Saka na lang. Ha? Kabubukas, kasi saka na lang. Nalimutan na. Ayun, kaya habang naalala natin, gawin na natin. Baka ang Diyos ba? Baka mainip na rin sa atin. Huwag na nating pagpabukas. Huwag na nating pagsaka na lang. Ang mensahe ay ngayon na natupad na ang banal na kasulatan. Amen. Mga kapatid, puno ng pananalig, pag-asa na dinidinig ng Diyos ang lahat ng ating mga panalangin, mga kahilingan. Ihain natin ang lahat ng mga ito. Sa bawat panalangin, ating itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, nawa'y pahayag ng may katapangan at isabuhay ng may paninindigan ang salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ni Kristo, sa atin naway mapagtanto ng sandaigdigan ang bukal ng tunay na karunungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong magulang naway maging matatag sa pagsunod kay Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit na nabibigatan sa buhay, naway madama ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga at malasakit ng kanilang mga pamilya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng kaligayahang walang hanggang buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Ama, walang sino man sa amin ang makalalapit kay Kristo kung hindi mo ito ipinagkaloob. Gawin mo kaming iisa sa Kanya pang makapiling ka namin. Lalo na po, tinataas namin sa iyo ang mga kapatid namin mayroong mga karamdaman, mga mabibigat na suliranin sa buhay, ang mga kapatid namin na mga frontliners sa pakikibaka namin sa pandemya, ang mga doctors, mga nurses, mga medical workers, mga police, mga nag-aayos ng kapayapaan sa aming bayan, ganun din lalo ng aming mga opisyal ng pamahalaan at ang simbahan, nawa lahat ay magkaisa, magkatulong-tulong upang magbigay ayuda sa mga taong higit na nangangailangan. Ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo.
muling ihahantog sa'yong buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa'yong kaluwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, ating paghahangin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit po kami ng iyong pagkupkop, pagundangan sa isang pampalagiang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan, iyong pagkaloob, pagkakais at kapayapaang nagbubuklod sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin, iyo kapangyarihan, tunay pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Siyang salitang katuwang at kapiling ng lahat ng umiiral ay iyong likhain. Si sinugo mo para kami sa gipit palayain at kinalinga ng mahal na Birhen, naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamti ng sabay ng banal para sa iyo. Pinagtiisa niyang iyon sa krus sa kanyang mga kamay, pamagwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Isa na mga anghel at mga banal, pinagbubunyi namin ang iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu, ang banal ang mga kaloob na ito para sa amin ay maging katawan na dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, inawa kanya ang tinapay, inasalamatan kanya, inati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi na matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbigyan natin ang hiwaga ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa po namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay. Arang kali sa nakakaloob ng kaligtasan, kami po ay nagpapasalamat dahil winarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami yung sasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ilingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na po ang aming mga kapamilya, mga kaibigan at mga mahal sa buhay na dinadalangin sa misang ito. Gawin kayo marapat at pumasok sa buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ina naming lahat, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso ng mga apostol, mga martir, mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak, ang aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, bilang isang pamilya ng Diyos, sama-sama po tayo sa pananalangin sa Ama sa pag-awit ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Sana ka kasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aming Ama, iligtas mo po kami sa lahat ng masama.
Ang kayo maging handa sa maluwalhating pagbabalik na Jesucristo ng aming mananubos. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga alagad, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Pinagkakalob ko ang aking kapayapaan. Pag-usanang sa alang-alang ang aming mga kasalanan, kundi ang pananalig na iyong simbahan. Nabubuhay ka nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Batiin po natin bawat isa ng kapayapaan ni Kristo. Kapayapaan. Kordero ng Diyos, nalagalis ng mga kasalanan sa libutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Oh, kapatid, napakapalad natin narito ang ating Panginoong Diyos, ang tanging daan sa walang hanggang kaligtasan. Tanggapin natin at lagi ng hanaligan, Panginoon. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz,
San Pedro Kalungsod. Panalangin, O Kay. San Pedro Apostol. Panalangin, O Kay. Manalangin tayo. Ama namin ang pagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalaw sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Sumaiyo niyong Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo at ang inyong buong pamilya ng makapangyarihan mapagmahal na Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Tumayo tayong taglay ang pag-ibig pananalig sa Diyos. Salamat sa Diyos. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan.